Talk, talk, talk. Yan na lang ginagawa mo, digong eh. Daldal ng daldal. 157, Pete Wason, Cubao, Quezon City. Aantayin kita. At sampalan? Bakit pa sampalan? Pambabae yan. Suntukan na lang. Bago pa man nagunaw ang pangarap ni Mar Roxas sa politika, ay minsan muna itong naging sobrang sigla at puno ng pag-asa. Magandang araw kaibigan at maligayang pagbabalik muli dito sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga tagumpay at matinding paglagapak ni Mar Roxas sa politika. Kaibigan, kung hilig mo ang mga informative videos na katulad nito, ay huwag mong kakalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell. Pakipindot na rin ang all para madali kitang ma-notify sa marami ko pang i-upload na mga dekalibreng informative videos sa hinaharap. Nag-a-upload ako ng isa hanggang dalawang videos kada linggo. Manuel Araneta Roxas II, o mas popular sa tawag na Mar Roxas. Ipinanganak noong May 13, 1957 sa Manila. Si Mar Roxas ang apo ng ikalimang presidente ng Pilipinas mula 1946 hanggang 1948 na si former President Manuel Acuña Roxas. Nang matapos sa elementarya at high school sa Ateneo de Manila University, ito'y pumasok ng kolehiyo sa Wharton School sa University of Pennsylvania sa Philadelphia sa Amerika. Pero ito'y naging issue noon bago ang 2016 national election nang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi graduate ng Wharton si Mar Roxas. Undergrad mo para Wharton na sana. Hindi ko pa umakyat doon. Hanggang dito ka lang sa ano. Kaya ang ipakita mo, certificate, hindi diploma. Huwag mo kaming bulahin. Pero agad namang sinagot ito ni Mark at iginiit na talagang graduate siya ng Wharton. I think ang Wharton na mismo ang nagpalabas sa kanilang website, no, ng aking degree. Hindi ko problema na si Mayor Digong ay ayaw maniwala sa mga opisyal na pahayag nitong mga paaralan na ito. Matapos graduate ni Mar sa kolehiyo, ay nagtrabaho ito sa New York City ng 7 taon bilang investment banker at naging assistant vice president ng kumpanyang Allen & Company. 1985, nang sinuportahan ni Mar Roxas si former President Cory Aquino sa snap election na inanunsyo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, isa rin si Roxas sa mga tumulong kay dating Pangulong Cory Aquino na makakuha ng mga investor sa Amerika nang ito'y umupo bilang presidente matapos ang 1986 EDSA Revolution. 1991, nang tuluyang magkaroon ng branch dito sa Pilipinas ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Mar sa Amerika, kung kaya't dito na nagtrabaho sa Pilipinas si Mar Roxas sa North Star Capital Incorporated. Ito ang kumpanya na nagpakilala sa Amerika ng fast food chain ng Pilipinas na Jollibee. 1993, nang pumasok sa mundo ng politika si Mar Roxas, tumakbo ito para sa isang special election para sa pagkakongresista ng unang distrito ng Capiz, nang namatay ang kanyang nakababatang kapatid na si dating congressman Gerardo Dinggoy Roxas Jr. Nanalo si Mar sa eleksyon at sa kalaunay naging majority leader of the House of Representatives. Taong 1998, nang nanalo si Joseph Estrada sa pagkapangulo, itinalagan niya si Mar Roxas bilang Secretary of Trade and Industry. November of 2000, nang mainit na ang issue tungkol kay Estrada sa aligasyon ng korupsyon at dito na nagdesisyon si Mar na bumitaw na sa kanyang posisyon. January of 2001, matapos mapatalsik sa pwesto si Pangulong Estrada, ay agad namang itinalaga ng bagong presidenteng Gloria Macapagal Arroyo si Mar bilang DTI Secretary, posisyon na dati na niyang hinawakan sa panahon ni Joseph Estrada. Dito nakuha ni Mar ang mabango niyang pangalan na Mr. Palengke.
Habang nasa kanyang panunungkulan bilang DTI Secretary, ay labis na isinulong ni Mar ang pagpapalago ng mga palengke sa bansa bilang basic unit ng ekonomiya at ugat para sa progreso. Nagkaroon si Mar ng masinsinang weekly price monitoring. Isinulong ni Mar ang mga proyekto kagaya ng tamang timbang, tamang presyo, presyong tama, gamot pang pamilya, Pinoy pandesal, at palengke ng bayan. December 10 of 2003, nag-resign bilang sekretary ng DTI si Mar para sa paghahanda niya sa kanyang pagtakbo bilang senador sa nalalapit na eleksyon. May 24 of 2004, idineklara ng Commission on Election bilang senador si Mar Roxas. Naging author si Mar ng 43 bills at 46 na resolution. Ilan sa mga bills na ito ay ang paglaban sa smuggling, pagsuporta sa edukasyon, ekonomiya, at sa alternative energy. Habang nasa Senado ay naging balakid rin si Mar Roxas sa ilang mga plano ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Isa si Mar Roxas sa mga nanawagan na pagkansela sa plano ng Arroyo Administration sa National Broadband Network Project o mas kilala sa tawag na the ZTE Deal. Tinutulan din ni Roxas ang charter change or chacha ng Arroyo Administration noon kung saan ay napamura pa ito sa ibabaw ng stage nang ito'y nagsalita sa harap ng mga nagrarally. Habang papalapit na ang 2010 presidential election, ay palakas na ng palakas ang usap-usapan sa pagtakbo ni Mar bilang presidente. Pabango na pabango ang pangalang Mar Roxas for President sa internet. Target nito ang mga kabataang botante. Si Mar din ang inendorso ng kanyang mga kasamahan sa partido para maging standard bearer. Inanunsyo rin ng Noy, Senator Noynoy Aquino, na si Mar ang Liberal Party nominee sa pagkapangulo sa 2010 national election. Klaro na sana ang pagtakbo ni Mar sa pagkapangulo sa 2010 dahil suportado ito ng kanyang mga kaalyado at maganda rin ang mga nakukuha nitong score sa survey. Pero nagbago ang lahat nang mangyari ang isang kaganapan. August 1 of 2009, namatay sa sakit na cancer sa Makati Medical Center si former President Cory Aquino. Nabuhay muli ang mga alaala ng kapanahunan ng EDSA 1986. Maraming Pilipino ang nagdalamhati sa pagpanaw ng dating presidente, kung kaya't lumabas ang panawagang pagtakbo sa pagka-presidente ng anak nitong si Benigno Simeon Aquino III. Palakas ng palakas ang panawagan na ito, kung kaya't ang dating kasikatan ng pangalang Mar Roxas for President ay naungusan na ng pangalang Noynoy Aquino para presidente. August 27 of 2009, ramdam na ang tinatawag na Noynoy Phenomenon nang lumabas ang isang nationwide campaign para makakolekta ng milyong lagda ng mga tao para makumbinsi si Noynoy Aquino na tumakbo bilang presidente para sa nalalapit na 2010 national election. September 1 of 2009, tinuldukan na ni Mar Roxas ang kanyang planong pagtakbo bilang pangulo at ipinahayag ang kanyang pagsuporta sa kandidatura ni Noynoy Aquino bilang presidential candidate ng Liberal Party. November 28 of 2009, nag-file na ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkapangalawang pangulo si Mar Roxas. Matapos ang bilangan sa eleksyon, idiniklarang pangulo at pangalawang pangulo si Noynoy Aquino at Jejo Marbinay. Isang upset victory ang nangyari sa pwesto ng pagkapangalawang pangulo dahil sa napakaliit lamang ang lamang ni Binay kay Mar. Isang nakikitang rason ng mga political analysts kung bakit natalo ni Binay si Mar ay dahil sa pag-endorso ni Senator Chis Escudero sa tambalang Aquino at Binay imbes na Aquino at Roxas. June 30 of 2011, itinalaga bilang Secretary of Transportation and Communication si Mar Roxas ni President Noynoy Aquino. August 31 of 2012, inappoint bilang DILG Secretary ni Noynoy Aquino si Mar Roxas kapalit ng namatay sa aksidente na si Jesse Robredo. Dito na dahan-dahang nanamlay sa publiko ang pangalang Mar Roxas dahil sa palpak na paghawak nito sa sitwasyon ng mga biktima ng Bagyong Yolanda.
Inulan ng batikos si Mar Roxas dahil sa mga nakikitang kabagalan nito sa pagtugon ng mga pangangailangan ng mga biktima na nasalanta at sa bidyong kumalat sa internet. You have to understand, you are the Montes, and the president is an Aquino. So, we just want to legalize this. Now, if it's not legalized, then okay, you're in charge and we have you. And that's great. But otherwise, you're doing it. July 31 of 2015, ay formal nang inindorso ni President Noynoy Aquino si Mar Roxas bilang standard bearer ng Liberal Party. Isa sa mga sinabi ni Mar sa kanyang speech sa pagtanggap ng indorso ng presidente ay hindi daw niya babaguhin ang mga reformang ginawa ng Aquino administration at nangakong ipagpapatuloy niya ang sinimulang agenda ni Noynoy Aquino na daang matuwid. Taong 2016, presidential election, sa pangalawang pagkakataon matapos ang unang pagkatalo ni Mar Roxas kay Jejo Marbinay sa pagkapangalawang pangulo, ay muli na namang natikman ni Mar Roxas ang pagkatalo laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pangpanguluhang posisyon. Ayon sa unofficial count ng COMELEC, malinaw na si Mayor Rodrigo Duterte ang magiging susunod na pangulo ng Republika ng Pilipinas. Digong, I wish you success. Taong 2019, matapos ang dalawang taong pananahimik, matapos maranasan ang masaklap na pagkatalo noong 2016, muli na namang tumakbo si Mar Roxas para sa pagkasenador sa ilalim ng Electoral Alliance na Ocho Derecho Coalition ng Partido Liberal, Akbayan, Magdalo Party List at Action Demokratiko. Nang matapos ang bilangan, ang koalisyong Ocho Derecho ay sabay-sabay na dumerecho sa pagkatalo. 12 lang ang makakapasok sa naturang eleksyon at nasa pang-16 na posisyon ang nakuha ni Mar Roxas sa 3rd pagkakataon. Nabigo na naman si Mar Roxas para sa kanyang political ambition. Ayon sa mga political analyst, kahit hindi man aminin ni Mar na masyado siyang naapektuhan sa kanyang pagkatalo, ay obvious naman na masakit ito para sa kanya. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo sa nangyaring pagbagsak ng political career ni Mar Roxas? Kung babalik pa siya sa arena ng politika, makakabawi pa kaya siya? I-comment mo lang sa ibaba ang matalino mong sagot. Paalam at kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Salamat sa panonood at mabuhay ang bansang Pilipinas!